Hello mga ka-frenny! Ayan, ako, nagtitinda ako ng gas. Kaso, naubusan ako ng stock. Lunes pa lang ngayon. Sa Miyerkules pa ang next delivery. So, ang aking gas ngayon ay halos mag-saying goodbye na. Pero meron pa naman siyang konti mga ka-frenny. Kaninang umaga, pinanginit ko lang siya ng pangkape. So, doon ako nag-saing sa kahoy, pati yung ulam namin. Ayan. So, kanina yan, umaga, tapos ihaw na rin ako ng talong, parang gawin kong torta. So, ang gagawin ko ngayon mga ka-frenny, pananghalian namin, magsaing ako. Ang gagawin ko, ang sasaingin ko ngayon, dala na hanggang hapunan. Ganyan naman yung ginagawa ko mga ka-frenny nung araw. Parang tipid oras. Yung pananghalian ko at saka almusal, isa lang. So, ayan mga ka-frenny, magsasaing na ako, naghugas ako ng aking bigas. O, pang-apat ko na halos yan na hugas mga ka-frenny ha. Baka akala nyo, isang hugasan lang yan. Siyempre, sabi nila, hanggat hindi luminaw ang tubig, huwag mo munang tigilang paghugas ang bigas. Ayan mga ka-frenny, susukatin na ng lola kung gaano karami ang isasabaw sa sinaing. So, mauna siya mga ka-frenny, tipid-tipid sa takaron. Okay lang pagka ganyan, kahit pa paano, malaking bagay na makatipid. Kung kailan pa ubos na yung gas, saka nagtipid. Kasi syempre mga ka-frenny, parang nakakatamad na kayo. Ano, hindi katulad nung araw. Sus, nga na, mag-iamong gamit sa una ba kahoy niya. Ganyan, laging ka-high-tech na ko, no. Mo nang murag na anad na pugko, labi na sa Manila. Nga wala mamiing ani nga pwedeng pagsaingan. So, nasanay na gyud sa gas. Oh. Pero, hindi ko pa rin nakalimutan yung talent ko sa pagningas mga ka-frenny. Magaling pa rin talaga akong magningas. Haha, grabe siya. Girl Scout ata to mga ka-frenny. Siyempre, di ba? Madali lang naman yan. Mga simpleng bagay lang. Okay, so. Ayan, yung sako na yan mga ka-frenny. Diyan nakalagay yung panggatong. Ay, mga ano yan, mga sinibak-sibak ng asawa ko doon sa, naalala niyo yung nabuwal sa Odette nung araw mga ka-frenny. Yun. Unti-unting sinisibak ng asawa ko yun. Malaking tulong para kahalimbawa pag may mga pinapalambot kami. O, doon na kami, nagkakahoy talaga kami mga ka-frenny. Halimbawa kung magmumunggo, magpalambot ng mga karne, nagkakahoy talaga kami. So ngayon, nagkahoy ako kasi ayoko munang maubos yung gas ko. Malayo pa ang Wednesday, Monday pa lang ngayon. Ang ginawa ko pagka ganyan, kasi meron akong gauge dito na ano, yung nalalaman kung paubos na yung gas. So, pang ano na lang yun mga ka-frenny, di ba pagising mo sa umaga, gusto mo nang magkape, o mabilis kasi yun. Doon ako nag-iinit ng ano, ng pangkape kanina. So, ito namang inihaw ko na talong mga ka-frenny, yung tanim namin na talong dito, namunga, pero maliliit na siya kasi medyo matagal na siya. So, inihaw ko kaninang umaga. Gagawin ko, ituturta ko siya. Yan, kumakain yung aking mga favorite yan ng aking apo na babae kapag may ano, yung tinutorta siya. Pero kumakain naman siya ng talong, rito, tsaka pag magkuan ba ko, kanabitong ako, bitong butong ng ginamos, at salba. Mukhaan mo po siya. Ganahan mo po siya mukhaan. So yan, ginagawa ko, naghiwa ako ng kamatis, ng sibuyas, at tsaka konting bawang. Then, lalagyan ko ng itlog. O, oh, diba, fights na mga ka-frenny. Masarap na ulam na yan. So, itong pinaghugasan ko mga ka-frenny, ito yung maliit na lababo dito sa may tindahan.
maliit pa lang yung ano namin mga ka-frenny, wala pa kami talaga yung sariling amin. Pero sa awa ng Diyos, malapit na. Thanks God. Malapit nang ma-realize ang ating mga dreams sa buhay. Ayan mga ka-frenny, bihira lang ako magamit ng magic sarap. Pero gagamitan ko siya ng magic sarap mamaya. So ayun, tiningnan ko muna yung aking kanin. Kasi alam mo na, kapag kahoy, kapag ka medyo maano na yung pagningas, diba? Nababawasan yung kahoy. Kaya kailangan mo siyang, sabi Tagalog ano eh, kanang iduso bitaw. Iduso. Sabi Tagalog sa iduso. O ayusin mo siya parang magningas uli ng maganda. So tuloy-tuloy lang ang paghiwa para dito sa gagawin kong tortang talong. So ayan mga ka-frenny, tapos ako maghiwa nun mga Ricardo. Tsaka ang ugali ko kasi mga ka-frenny, pag akong nagluluto gusto ko malinis palagi yung mga ginagamit ko, hinuhugasan ko kaagad. Ayoko yung nakatambak. Diyos ko, hate na hate ko yung nagluluto tapos tinatambak yung mga hugasan, tinatambak yung mga sangkalan, kung ano-ano mga ginagamit, tinatambak yung kutsilyo. Ayoko niyan, as much as possible. Every after kong gumawa ng isang bagay, hinuhugasan ko. Parang after na makaluto, malinis din. Malinis din yung kapaligiran. So yun ang tip ko sa inyo mga ka-frenny, kapag ka nagluluto kayo, halimbawa naggagayat pa kayo ng mga gulay, hugasan niyo muna yung gulay na gagayatin mga ka-frenny. Pero syempre kung babalatan siya, balatan niyo muna. Then hugasan. Pagkatapos hugasan, tsakan niyo lang siya i-slice. Kasi hindi maganda mga ka-frenny yung gulay na tsaka nyo lang hugasan after na ma-slice. Kasi nawawala kasi yung vitamins doon mga ka-frenny. So, ang advice ko, tips ko sa inyo, hugasan. Kung halimbawa sa kamatis, hugasan muna bago i-slice. O yung iba naman, kung kailangan pang balatan, balatan muna, hugasan, then tsaka siya i-slice. Yung malunggay mga ka-frenny, hinuhugasan ko muna siya habang hindi ko pa siya hinihimay. Yun. So, kapag nahugas na siya, pagpag mo lang siyang ganun, parang hindi siya mahirap himayin. Ganun lang siya kasimple mga ka-frenny. So, ayan, naglagay na ako ng itlog sa aking talong na tutortahin. Mamaya, hindi ko na ipakita. Lalagay ko siya ng konting cornstarch. Alam mo na, parang lumikit-dikit naman siya ng konti. So, yan. Hinugasan ko na naman yung mangkok. Basta kada katapos ko maggawa, hinugasan ko yung dapat hugasan. Ayun na mga ka-frenny, oh. So, i-in-in ko siya mga ka-frenny. Kaya winawasan ko na siya ng konting apoy. Ayan. Diba, ganun naman yan. Kapag ka wala nang sabaw, pahinaan mo rin. Pahinaan mo na rin yung apoy para hindi siya masunog. So yun ang ginawa ko mga ka-frenny, transfer ko siya dito sa aking gas stove. Kasi mahirap kasi magpa-in-in doon sa baga, di ba mga ka-frenny? Ang tendency noon, masusunog siya. Tendency noon kasi mga ka-frenny, kasi di ba hindi katulad ng gas na pwede nating paliitin yung kanyang apoy. So dito kasi sa baga, masyadong mainit yan. So, ayan, start na akong magluto ng aking torta mga ka-frenny. Alam mo ngayon mga ka-frenny, medyo makulimlim siya. Kaya tingnan mo yung aking kapaligiran. Hindi siya mainit, no? Wala si haring araw. Hindi siya sumikat. Kaya masarap ang feeling ko. Pero syempre mainit pa rin kasi nasa harapan ka ng apoy. So ayan na ang lola mga ka-frenny. Busy sa pagluluto ng special recipe. Wow, special talaga. So, tingnan naman natin yung kanin. Oh, perfect mga ka-frenny. Ayan na, oh. Laki niyan, ha?
Hanggang hapunan yan, mga ka-frenny. Tanghalian hanggang hapunan. Ayun na, pinagpawisan na ang lola. O, diba? Yan. Hindi siya mainit sa araw, mainit lang siya kasi, ayan, nakadarang ka, malapit ka sa apoy. So, malapit na ako matapos niyan magluto, mga ka-frenny. O, look. Pang last ko na lang yan na ano, salang. Hinahinaan ko na nga yung apoy niyan. Hindi na masyadong ano, konti na lang yung aking panggatong. O, yun. Na, diba, ang sarap, mga ka-frenny. Last ko na lang yan na ano, last na salang. Pagkatapos niyan, kainan time. O, yan na. Tada! Sarap, mga ka-frenny. Thanks for watching again.